para sa episode natin ito. Ating pag-uusapan ang pinakamadugong digmaan sa kasaysayan ng United States of America. Ito ang American Civil War. Sa digmaang ito, mas maraming Amerikano ang nasawi kahit pagsamasamahin natin ang lahat ng American fatalities noong World War I, World War II at Vietnam War. Pero bago iyan, nais ko munang i-shoutout ang ating comrade na sina Jose Cesar, Arcy Gumiho, Gina Cabuyo, Nevo Janggivat, Rin Sang, Tom Jerry TV, Josie Artus, Tikboy Music, at Francis Gisultura. Maraming salamat mga comrade sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Ang ugat ng American Civil War ay natanim maraming dekada bago pa ang unang labanan ng digmaan. Ang kultura ng slavery sa lipunang Amerikano ay nagsimula noong panahon ng British Occupation. Marami sa mga aliping dinala ng mga Europeo sa North America ay mula sa kontinente ng Afrika na kanilang binili sa mga slave trader o di kaya'y kinidnap nila. Ang mga aliping ito ang naging manggagawa at trabahador ng mga Europeo at ng kanilang magiging mga descendant, ang mga Amerikano. Ang mga aliping ito ay tinuturing na property ng kanilang master na pwedeng bilhin, ibenta o ipamigay. Unti-unting nagbago ang pananaw na ito sa pagdating ng Age of Enlightenment o panahon ng pagmulat sa Europe noong 18th century. Sa panahong ito, lumaganap ang liberal na pag-iisip, pagkakapantay-pantay at demokrasya. Nagsimulang magtanong ang tao ukol sa katotohanan ng politika, relihiyon at karapatang pantao. Isa sa mga bagay na kanilang kinwestiyon ay ang slavery o pang-aalipin. Para sa mga naniniwala sa Enlightenment, ang slavery ay makaluma, mabangis, hindi makatao at masama. Ang Age of Enlightenment ang naging inspirasyon ng mga Amerikano na magrebolusyon laban sa mga British. Nang sila'y makalaya, kanilang itinatag ang United States of America. Ang bagong bansang ito ay ginabayan ng konsepto ng Enlightenment. Kaya naman, ang isa sa pinakauna nitong ginawa ay ipagbawal ang pagpapadala o importation ng alipin sa Amerika. Sa kabila nito, bagamat hindi na tumatanggap ng alipin, nagpatuloy ang slavery sa USA dahil hindi naman nila pinalaya ang mga dati ng alipin. Marami sa mga Amerikano, lalo na ang mga naniniwala sa diwa ng American Revolution, ang anti-slavery. Gayunpaman, malaking bilang din ng mga Amerikano ang nakasalalay ang kabuhayan sa mga alipin. Unti-unting nahati ang USA sa mga northern states na anti-slavery at southern states na pro-slavery. Pero bakit nga ba anti-slavery ang northern state at pro-slavery naman ang southern states? Bukod sa enlightenment at relihiyosong pananaw na masama ang slavery, ang northern states ay mga manufacturing center ng USA. Dito matatagpuan ang karamihan ng pabrika sa buong bansa. Kaya naman, ang ekonomiya ng northern states ay nakasalalay sa mga edukado at skilled worker kaysa sa mga alipin. Kabaligtaran naman ito ng southern states. Ang southern states ay agricultural kung saan ang kanilang ekonomiya ay nakasalalay sa maraming manggagawa. Kaya't kailangan nila ng mga alipin para mapanatili ang kanilang ekonomiya at paraan ng pamumuhay. Para sa mga abolitionist o mga taong ayaw sa slavery, ang pang-aalipin ang dahilan kung bakit nananatiling makaluma ang buhay sa southern states. Halos lahat kasi ng salapi ng southern states ay na-invest sa pagpapakain, pagpapabahay, at pag-aalaga sa mga alipin. Dahil dito, walang manufacturing center at malalaking syudad na nabuo sa southern states ng USA. Mula American Revolution hanggang 1860, unti-unting namuo ang awayan, galit at paghihinala ng dalawang panig sa isa't isa. Noong 1860, isang pangyayari ang magaganap para sumambulat ang kaguluhan. Ito ang pagkandidato sa pagkapresidente ng isang Republican candidate na nagngangalang Abraham Lincoln. Si Lincoln ay isang anti-slavery na politiko. Dahil dito, nakita siyang banta ng southern states na kapag nanalo, kanyang ipapatigil ang slavery.
nagbabala ang mga southern states na magkakagulo kung siya ang mananalo. Sa kabila ng lahat ng ito, nanalo sa eleksyon si Abraham Lincoln. Tinotoo ng pro-slavery ang kanilang banta at ng mga sumunod na buwan. Nagdeklara ng secession o paghiwalay sa USA ang mga states ng South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana at Texas. Ilang buwan makalipas nito, susunod sa secession ang Virginia, Tennessee, Arkansas at Northern Carolina. Hihirangin ang mga southern states na ito bilang the Confederate States at si Jefferson Davis ang tatayong pangulo nito. Sa kabilang banda, ang natitirang estado ng United States ay tatawaging Union States dahil sa kagustuhan ng mga loyalistang estado na ito na ipreserba ang unity ng United States of America. Pumutok ang pinakaunang labanan ng digmaan noong April 12, 1861. Sinilakay ng Confederate forces ang Fort Sumter sa South Carolina. Binomba ng 4,000 shells ng mga rebelde ang kuta at bumagsak ito kinabukasan. Ikinagalit ito ng Union States at lumaganap ang diwa ng nasyonalismo at ang kagustuhang parusahan ang mga rebelde. Agarang nagpatawag ng hukbo si Lincoln at naghanda. Ito na nga ang simula ng American Civil War. Sa unang tingin, mukhang lamang na lamang ang Union sa Confederates. Mayroong 23 northern states na may populasyong 23 milyon. Samantala ang southern states naman ay 11 states lamang at may populasyong 9 milyon. Bukod dito, mayroon ding 100,000 na pabrika ang Union na nagpo-produce ng halos lahat ng produkto mula sa bala, damit, gamot at pagkain. Ang Confederates naman ay mayroon lamang 18,000 factory. Lubos na lamang ang anti-slavery forces sa manpower, ekonomiya at kagamitan kaysa sa kanilang kalaban. Ginpaman, ang kalamangang ito ay mababalanse ng matinding military tradisyon ng Confederates. Bukod dito, mas maliit din ang kanilang teritoryong dapat bantayan at mayroon silang home court advantage. Para sa pangulo ng Confederate na si Jefferson Davis, ang kanilang strategy ay protektahan lang ang Confederate States at gawing madugo ang digmaan para mapilitan ang Union na itigil na ang labanan at pabayaan na silang ipagpatuloy ang kanilang way of life. Ang Union forces naman ay naatasan na sakupin ang pangunahing syudad at economic center ng Confederate States para mapilitan ang mga ito na bumalik sa USA. Ang frontline ng digmaan ay nahati sa tatlong frontier. Nang magsimula ang digmaan, si Major General McClellan ang tumayong leader ng Union Army, samantala si General Pierre Gustave Beauregard naman sa Confederate Army. Ating unahin ang kaganapan sa Eastern Front. Ang pinakaunang malakihang labanan ng digmaan ay ang First Battle of Bull Run. Tinawid ng Union Army ang Confederate line noong July 21, 1861 para sakupin ang capital city ng Confederation, ang Richmond, Virginia. Sa unang bahagi ng bakbakan, nahawi ng mas maraming Union Army ang mga rebelde, ngunit ang kanilang abante ay naharang ng pwersa ni Major Thomas Jackson. Napatalsik ni Jackson ang Union Army sa labanang ito. Dahil sa malapader na depensa ni Major Jackson, siya ay napromote at tinawag na Stonewall Jackson. Nagpatuloy ang digmaan hanggang 1862 na walang decisive na resulta. Kaya naman, pinalitan ang commander ng Confederate ng isang veterano at kagalang-galang na general. Siya si General Robert E. Lee. Si Robert E. Lee, bagamat anti-slavery, ay napilitang sumali sa Confederate Army para ipagtanggol ang kanyang lupang sinilangan. Sa kanyang pamumuno, sunod-sunod niyang dinurog ang Union Army sa iba't ibang labanan hanggang kanyang napalayas ang lahat ng ito sa Confederate territory. Makalipas niyang palayasin ang mga kalaban, siya naman ang sumalakay pahilaga. Gamit ang 45,000 na mga sundalo, nagmarcha ang kanyang pwersa papasok ng Union territory. Gayunpaman, ang kanyang kampanya pahilaga ay nahinto ng isang matinding pagkatalo sa Battle of Antietam noong September 17, 1862.
sa kabila ng pagkatalong ito ni Robert E. Lee. Nagkamali naman si General McClellan dahil hindi niya hinabol ang pwersa ng mga kalaban. Dahil sa pagkakamaling ito, nakabawi ang Confederate Army at nakaganti ng 2 beses ng kanilang durugin ang Union Army sa Battle of Chancellorsville at Fredericksburg. Sa Western Front ng digmaan, naglaban ang pwersang Union sa ilalim ni General Ulysses Grant at ng Confederate sa ilalim naman ni General Braxton Bragg. Kumpara sa Eastern Front na personal na pinangungunahan ni Robert E. Lee, ang Confederate forces sa kanluran ay hindi mapalad at nakaranas ng sunod-sunod na pagkatalo sa kamay ni Ulysses Grant. Dahil sa pagkatalong ito, nalantad ang puso ng Confederate States sa mga pag-atake mula sa kanluran. Ang mga labanan sa mas malayong kanluran ng Continental America ay tinawag na Mississippi Front dahil lagpas na ito sa ilog ng Mississippi. Kumpara sa mga labanan ng Eastern at Western Front, ang mga labanan sa front na ito ay nauwi sa mga maiikli ngunit madudugong raid attacks. Iba't ibang mga cavalry group ng Confederate Army kagaya ng Sons of Liberty at Order of American Knights ang sumalakay sa mga pamayanang pro-Union. Gumanti naman ang Union Army sa pamamagitan din ng pag-atake gamit ang kanilang sariling cavalry group. Noong June 1863, muling pinasimulan ni Robert E. Lee ang panibagong kampanya pahilaga. Para pigilan ang kanilang opensiba, sila ay hinarang sa isang magubat na burol ng bagong promote na si General Gordon Meade malapit sa bayan ng Gettysburg. Ito na nga ang simula ng notorious na Battle of Gettysburg. Madugo at malagim ang labanan kung saan harapang sinalakay ng Confederate forces ang depensa ng Union. Dahil sa pangit na lupain, limitado ang paggalaw ng mga sundalo kaya't ang tanging paraan ay ang harapang paglusob. Tumagal ang katayang ito ng 3 madudugong araw. Sa huli, umatras ang Confederate Army at hindi na muli pang nakasalakay pahilaga. Nalagas ang 28,000 na sundalong Confederate at 23,000 Union soldier naman ang nasawi sa Battle of Gettysburg. Sa labanang ito, halos naubos ang veteranong sundalo at mga officer ni Lee na hindi niya kayang palitan. Sa kabilang banda, mas madali naman sa Union Army na palitan ang kanilang mga nawalang sundalo dahil sa kanilang mas malaking populasyon. Dahil sa kawalan ng aggressiveness ni General McClellan, siya ay pinalitan ni General Ulysses Grant mula sa Western Front para pamunuan ang Union Army. Kumpara sa nauna sa kanya, si Grant ay agresibo at walang patid sa pag-atake. Naging malaking game changer ang pagpapalit na ito ng leadership ng Union Army. Dahil sa walang tigil na pag-atake ni Ulysses Grant, hindi magawang makarecover ng puwersa ni Robert E. Lee at tuloy-tuloy silang napaatras pati Moog. Sa bawat pag-abante sa teritoryo ng Confederation, siniguro ng Union Army na masisira nila ang agrikultura para hindi ito mapakinabangan ng mga rebelde. Nang kalagitnaan ng 1865, natulak at na-corner si Robert E. Lee at ang kanyang mga sundalo sa Richmond, Virginia sa mismong Kapitolyo ng Confederation. Sa puntong ito ng digmaan, lubos nang mahina ang Confederate Army dahil sa casualty at pagtakas ng mga sundalo nito. Natalo ni Grant ang puwersa ni Robert E. Lee sa Battle of Five Forks noong April 1, 1865 at kanilang napalibutan ang Capital City. Dahil sa kawalan ng pag-asa, umatras si Lee at ang kanyang mga sundalo. Bumagsak naman ang Richmond kinabukasan ng April 2. Ilang araw makalipas ang pagbagsak ng kanilang Kapitolyo noong April 9, 1865. Personal na sumuko si General Robert E. Lee kay General Ulysses Grant sa Appomattox Courthouse. Bilang respeto sa mahusay na general, hindi inaresto si Lee at ang kanyang mga kasamahan. Hindi din kinuha ang kanyang espada at kabayo na kadalasang ginagawa sa mga sumusukong general. Nang kumalat ang balitang sumuko na si General Lee, sunod-sunod na sumuko ang mga puwersa at general ng Confederate Army. Sa kasamaang palad, hindi masisilayan ni Abraham Lincoln ang ganap na wakas ng digmaan.
Ito'y dahil noong April 15, 1865, isang Confederate sympathizer na nagngangalang John Wilkes Booth ang babaril kay Lincoln habang nanonood siya ng isang play. Si Abraham Lincoln ay nasawi ilang oras makalipas nito at siya ay pinalitan ni Andrew Jackson bilang pangulo. Formal na nagwakas ang digmaan nang iproklama ni Andrew Jackson na buo na muli ang United States noong August 20, 1866. Makalipas ang apat na madudugong taon, sa wakas tapos na ang Civil War. Ayon sa makabagong estimate, tinatayang aabot sa 700 hanggang 850,000 na mga Amerikano ang nasawi sa digmaan. Di hamak na mas marami ito sa lahat ng mga Amerikanong nasawi sa parehong World War I, World War II at Vietnam War. Ang American Civil War ang naging pandayan para sa development ng iba't ibang war technology kagaya ng ironclad na barko, Gatling gun, war photography, paggamit ng trenches at battlefield medicine. Bukod dito, ang digmaang ito ay maghahatid ng napakalaking epektong sosyal at ekonomiko sa USA, lalo na sa mga dating Confederate States. Ang dating mayamang agricultural south ng USA ay naghirap at mananatiling mahirap hanggang sa susunod na 100 taon. Nabankrap at nagsara ang halos lahat ng negosyo sa southern states at kinailangan pa ng matinding tulong sa pamahalaan para makabawi. Sa kabila nito, ang pinakamahalagang legacy ng American Civil War ay ang paglaya ng milyon-milyong alipin sa Amerika. Ang mga nakalayang alipin ay nabigyan ng citizenship at napagkalooban ng limitadong political rights. Ganap na ding ipinagbawal ang anumang uri ng slavery sa USA makalipas nito. Bagamat tagumpay ang USA na maalis ang institusyon ng slavery, mananatili sa ilang bahagi ng bansa ang pang-aapi at diskriminasyon sa mga dating alipin at kanilang mga pamilya. Mahaba pa ang lalakbayin ng dating mga alipin para makamit ang tunay na pagkakapantay-pantay. Pero ang topic na yan ay para sa mga susunod na nating episode. Napakarami pa nating kasaysayang pag-uusapan, kaya't siguraduhing napindot nyo na ang like and subscribe button. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin ang kasaysayan.